Matuting pinaghandaan ng Commission on Elections o COMELEC ang paghahain ng kandidatura simula ngayong araw hanggang sa October 8. Tatanggapin ang lahat ng magfa-file ng Certificate of Candidacy kahit pa raw yung may mga reklamo. Magbabalita, Simon Gualvez. Ito ang 10th City ng Manila Hotel kung saan tatanggapin ang lahat ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbong senador at kinatawan ng party list. Sinuri pa ito ng mga opisyal ng COMELEC sa bisperas ng COC filing kahapon. Mula sa security, filing area, lugar kung saan i-interview ng kandidato hanggang sa pagpirma sa pledge para sa maayos na halalan, pinakita ng ahensya. Paalalang muli ng COMELEC, hanggang apat lamang ang pwedeng isama ng kandidato sa loob. Kukunti lang po espasyo doon sa lugar na kung saan magkakaroon ng filing. Diyan po natin makikita kung handa ang bawat isa na sumunod pagka kayo ay nahalal na. Ang mga tatakbo sa lokal na posisyon sa provincial at local offices, hanggang tatlo naman ang pwedeng isama. Noon nang sinabi ng COMELEC na sa panahong ito, wala pang may tuturing na premature campaigning. Ibig sabihin, kahit magsuot ng t-shirt na may mukha ng kandidato o gumawa ng iba't ibang gimmick, hindi pa rin may tuturing na election offense. Tatanggapin ng COMELEC ang lahat ng COC basta't kumpleto ang mga dokumento. Pero babantayan daw nila ang mga reklamo laban sa mga kandidato. Pwede may mag-file ng petition to cancel or deny due course yung candidacy. Pwede madeklara ng nuisance candidate yung isang kandidato o panggulo lamang. Ang mga reklamong ganito, dedesisyon na ng COMELEC hanggang November 30. Pero paalala ng ahensya, hindi porket walang pinag-aralan ay nuisance na. Hindi porket walang tahanan o walang bahay o walang ari-arian ay nuisance na. We will always exercise the discretion in favor of the right of suffrage. Sa meeting naman sa iba't ibang stakeholders at ilang election lawyers, napag-usapan ang tungkol sa appointive government official o employee na kakandidato sa party list. Sabi kasi na ahensya, may tuturing lamang daw na deemed resigned ang ganitong kandidato oras na magsimula ang kampanya. Pero para kay Attorney Romulo Makalintal, mas maiging mag-resign na rin dapat ang mga ito gaya sa mga tumatakbo sa ibang posisyon. Naniniwala po ako na yung mga government officials sa ilalim ng saligang batas ay pinagbabawalan na to engage in partisan political activity. Kahit ang mga lumalabas o nagtatrabaho sa broadcast media, hindi raw pagbabawalan ng COMELEC hanggat wala pang kampanya. Hanggat hindi dumarating ang unang araw ng campaign period, ay pwedeng ituloy ang lahat ng kanilang ginagawang profesyon. Lahat ng gastos ng mga partido, ng mga kandidato, mula October, November, December, January hanggang second week ng February, hindi kinakailangan i-report sa kanilang statement of contributions and expenditures sapagkat hindi pa sila kandidato. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.